ang sitwasyon dyan sa elliptical road dyan sa Quezon City mula sa ating kasamahan na si Laris Lee. Laris, good morning. Good morning, Henry. Maluwag pa ang daloy ng masasakyan ngayong Sabado ng umaga dito sa elliptical road sa Quezon City. Wala pa rin gaanong sasakyan ang dumadaan sa elliptical road papuntang Visayas Avenue at North Avenue, kaya't masarap pang dumaan at bumiyahe sa mga oras na to. Nagkakaroon lang ng kaunting build-up ng masasakyang palabas ng Commonwealth Avenue dahil sa ilang plastic barriers na nakalagay sa may U-turn spot papuntang UP at Silcoa. Pero pagdating sa elliptical road ay normal na ulit ang takbo ng masasakyan. Pero Henry, inaasahang magbabago ang daloy ng trapiko kapag sinimula na ang dry run para sa bagong traffic scheme ngayong araw sa panukulan ng elliptical road at Visayas Avenue at elliptical road at North Avenue. Inuumpisahan na ng mga tauhan ng Quezon City Government ang paglalagay ng mga plastic barrier sa mga kanto ng North Avenue at Visayas Avenue na magsisilbing bilang temporary intersection island. Ito ay para maiwasan ang pag-eembudo ng mga daloy ng sasakyan tuwing rush hour at para maiwasan din ang swerving o ang biglaang paglilipat ng masasakyan ng lane. Ang mga motorista na liliko pa kanan ay inaabisuhan na manatili sa mga kanang lane papunta sa kanilang exit sa elliptical road. Pag-aaralan pa ito at depende sa magiging resulta, magkakaroon ng adjustments linggo-linggo. Sa kasalukuyan, may mga nakadeploy na dito na ilang mga traffic enforcers ng Quezon City Transport and Traffic Management Department o QCTTMD at ilang mga MMDA traffic enforcers. Paglilinaw lang ulit para sa ating mga motorista, ngayong araw gagawin ng dry run pero sa Lunes pa ang aktual na pagpapatupad ng traffic scheme, Henry. Okay, maraming salamat, Laris. Iyan po si Laris Lee.